Binisita ng mga taga-National Museum ang Spanish gunship na lumubog noon sa Subic Bay. At mga eksperto na mismo ang nagkumpirma na limas na ito ng mga magnanakaw mula sa Subic, Zambales. Nakatutok po live si Tricia Zapra. Tricia! Igan, ikinalungkot ng mga taga-National Museum ang kanilang natuklasan ng kanilang inspeksyonin ang wreck na di umano ay pinagnanakawan dito sa Subic Bay. Nagtungo ang mga taga-National Museum sa Subic ngayong araw para tingnan ang pinagsususpetsahang lumubog na gunship ng Espanya na di umano ay nilut o nilimas na ng mga magnanakaw. Kasama nila ang mga taga-Subic Bay Dive Association na una raw nakatuklas ng nangyayaring looting. Yung dive nito for birth site verification, tingnan natin kung luma ba talaga yung bangka through many things. No? Meron tayong mga evidences na makikita dyan. And secondly, para ma-establish natin yung jurisdiction ng National Museum. Ang aming jurisdiction is more than 50 years. Sinamahan kong sumisid ang grupo sa 20 talampakang lalim na site. Nagkalat ang mga piraso ng kahoy at mga bato. May mga bahagi rin na tila hinukay. Sa isang tabi, may tumpok ng mga bato. May mga nakakalat na kahoy na may mga butas. May ibang kahoy naman na may nakausling mga bakal. Sinuri lahat ito ng mga taga National Museum. Sinukat at iginuhit. Pagkatapos ng dive, kinumpirma nilang may nangyayaring looting batay sa kanilang pagsisiyasat. Tao raw ang may gawa ng pagkasira ng barko. Yung deposition ng mga balastones ay gawa din ng tao, hindi din normal kasi normally itong mga balastones ito nasa ilalim. Nasa ilalim siya. Kasi pang ano siya pang balance ng vapor. So kinuha talaga siya. Yung mga rods dito, makikita mo may putol ng lagare. So kita mo siya, hindi siya natural na pagkaputol. Kasi very fresh and may ano pa makikita mo pa yung ano ng lagare. May nakuha pa akong cloth ng mangingisda. Damit. It's obvious that there's still been work going on. Illegal salvaging has still been going on, whether that's happening now or not. But it's obvious since my last dive 3 days ago. Hindi pa raw alam ng mga taga National Museum o ng Subic Bay Dive Association kung ano ang nakuha ng mga looter mula sa barko. Suwestyo ng SBDA magsagawa ng wreck checks para bantayan ang mga wreck. Sinampahan na ng PNP Special Action Force ang 5 nahuling pinaghihinalaang pirate salvaging operators dahil sa di umano'y pagnanakaw sa wreck. Paglilinaw naman ni SBMA Chairman Roberto Garcia, di raw totoo na walang ginawa ang Harbor Patrol nang makita ang mga nagnanakaw sa wreckage. Miyerkules pa lang daw nagmo-monitor na sila sa area. Kasalukuyan din daw gumugulong ang investigasyon hinggil sa insidente. Kami nga nagmo-monitor na because we were informed nung Wednesday pa, no? We were already informed. So, Wednesday night, nakaabang na nga kami dyan. Igan, ayon pa kay SBMA Chairman Roberto Garcia, sa Lunes, inaasahang magkakaroon na ng resulta yung kanilang isinasagawang investigasyon. Samantala, ayon naman sa mga taga National Museum, kailangan pa maghintay ng kaunti para malaman kung ilang taon na ba talaga yung barko na kanilang sinisiyasa dahil kakailanganin pa roon mga karagdagang pagsusuri para roon. Igan? Maraming salamat, Tricia Zapra.